Hi, good afternoon. Explain ko ngayon kung ano yung 5-level training na ginawa ng team natin. So, bali ngayon, mayroon ditong, ano, mayroon ditong sequence ng training. Downloadable ito dun sa group. Pwede niyo itong i-download sa print. So, makita niyo dito, mayroong 5 level. So, bali sa level 1, kung makita niyo dyan, ang topic dyan is understanding. Pasensya niyo na kung pangit sulat ko, understanding the business more. So, dito, kailangan mo lang muna mas maintindihan kung ano yung real, paano kumikita dito sa real. So, meron ditong requires na tatlong RBP. Kailangan mo makapag-attend ng tatlong RBP, tapos makapag-attend isang, ano, isang product training. So, sunod, yung mga topics naman dito, yung VEP, yung Velocity Executive Program, kung saan napag-uusapan is yung goal setting, yung planning nyo ng upline, yung scheduling, tapos multiple accounts, sunod yung mga name list, gagawa ka na ng prospect list mo, at self-marketing or yung pagbabrand na ng sarili mo. So, yun yung sa part nyo ng level 1. Tapos, sunod ito, may makita kayo dito na naka-asterisk, tapos naka-bold. Ibig sabihin, requirements yun, kailangan mo yun. So, kailangan nyo dito ng training notes. Notebook kung saan may susulat lahat ng mga trainings na natututunan mo dito sa 5-level sequence sa training. Kasi, isa sa goal mo dito, kailangan mong matuto kasi one day, ikaw na rin na magtuturo sa mga leaders mo. So, isa sa unang topic na training natin sa level 1 is yung RDO, Real Distributors Orientation, kung saan ang topic dyan madalas yung 8 ladders of success, yung ikaw papunta sa dreams mo. Tapos yung ABCD of Network Marketing, yan yung attitude, belief, commitment, hanggang sa goal setting. So, yan yung mga topics sa RDO. Tapos meron din naman dito sa ilalim yung basic MLM, kung saan dyan ituturo naman yung background or yung mga dapat mong malaman about sa industry ng network marketing or sa real. So, bali yan yung level 1. So, pag naintindihan mo na yung business, so, bali, ang sunod na lang dyan na iisipin mo is para makapag-take action ka, kailangan mo din ma-equip ng tamang confidence. So, next topic dito sa level 2, yan yung developing confidence. Ang pag-uusapan naman dito sa level 2, so, developing confidence. Pag-uusapan dito or more on kung bakit ang topic dito about sa level 2, yung Why Real, BST or Best Training uli yan, yan yung may graduation. So, ang dinidiscuss dito is bakit kailangan mo maging mayaman. Kasi normally may mga duda ka pa. Kasi may mga tinuturo sa TV na sasabihin sa'yo, yung mayaman, kontrabida, tapos yung mahirap, sila yung bida. Diba? So, yun. Ayusin natin yun. Sunod, yung mga programmings din about sa bakit kailangan mo mag-business. Ang dami-daming pwedeng gawin yan. Pwede ka mag-artista, mag-sports, pero bakit business pa rin yung isa sa pinaka-okay? Sunod, bakit sa dami ng business, network marketing yung isa sa pinaka-maganda? Mas ngayon ito, syempre, bakit sa dami ng mga network marketing yung dyan sa labas, eh bakit Royal? So yan yun, dyan yan i-discuss, Why Royal? Susunod mong pag-aaralan dyan, after mo matutunan yung Why Royal, yung Royal the Second Look. Ituturo naman dyan sa Royal the Second Look, yung explanation ng flash out, explanation ng unilevel, multilevel, lahat about sa marketing plan sa Royal. At bakit sobrang ganda ng company natin. Sunod, meron din tayo dito mga best training, yan yung positive thinking. Kailangan kasi natin dito sa negosyo to, very positive tayo. So, pwede ka magbasa ng mga libro gaya ng Singkitan, ng The Secret, mga ganyan. Goal setting. So, ito mas deeper itong goal setting kumpara nung sa first level na may dream board ka na ginagawa. And dito sa goal setting, dito yung mas ano best training din yan. So, malalaman mo yung mga technique kung paano talaga maging effective pagdating sa goal setting. And so, yung importance of retailing kung saan dyan ituturo yung 80% ng nagbibigay ng income sa atin. Which is yung pagbebenta or pag-invite. So, since malaki talaga ang kikita natin sa pag-invite, pero malaking tulong din yung kita pag nakakapagbenta. So, mayroong right attitude dyan para sa importance of retailing. Sunod, meron naman tayo dito mga challenge application na kung saan yung mga naturo dito na pinag-aralan natin na galing kina Robert Kiyosaki, galing kina Bo Sanchez, dito namin yan itetest sa inyo. So, meron ditong kailangan mong i-explain yung cash flow quadrant. Yung cash flow quadrant, yan yung employee, self-employed, business, tapos yung investor. So, dyan mo aralin mo yung 4 sources of income. Yung sunod naman na pag-aaralan mo dito, yung explain the formula of being rich. Yan yung explanation naman ng income, expense, yung asset, saka yung liabilities.
So dito, malalaman mo yung formula talaga kung paano or bakit tamang-tama yung ginagawa natin sa Royale. Sunod, money race game. So this is a game, hindi naman required, pero mas maganda ilaruin mo talaga to. Ulit-ulitin mong laruin hanggang sa ma-internalize mo ano yung tinuturo sa money race game na ito. Nadadownload na din sa Android. So hanapin nyo na lang. So, yung goal, routine, and targets, pag-aaralan nyo din yan ang outline nyo. So kung ilang bang presentation ang kailangan mo para magkaroon ng target na pay-in. So sabi natin ang goal mo this year maging executive circle, ilang accounts ba dapat? Tapos at the same time, ilang grupo ba ang i-develop mo? So dyan yan ituturo ng upline mo. And yung ending ng level 2, yan yung pag-develop ng right mental attitude pagdating sa business natin. So dito ituturo namin yung handling objection. Paano mo sasagutin pag may nagsabi sa'yo na scam yan? Paano mo sasabihin pag may nagsabi sa'yo ang mahal naman ng products mo? Paano mo sasagutin pag may nagsabi ang kumikita lang dyan, yung mga nauna lang. So, lahat yan dyan, sasagutin. So, mayroon dyan final test kung saan magsasagot ka ng at least 5 na pupunta ka dun sa mentor mo kung sino yung nag-a-assist sa'yo dito. Magkakaroon kayo ng parang roleplay na sasagutin mo yung mga objection niya. Tapos dun yung matetest kung nakukuha mo na yung haling objection. So, bali yan yung level 2. Now, papasok na tayo dito sa level 3. So, yung level 3, ang topic natin dyan is equipping the inviting skill. So, ito na yung matututunan mo na dito yung mga technique paano mag-imbita. Kasi, gaya ng sabi ko, 80% ng activity natin, ito yung pinaka-productive. So, paano i-imbita ka? So, dito, matututunan mo dito kung paano yung tamang pag-prospecting, paghahanap kung sino yung dapat invite, at paano mo sila i-invite yung mga approach. So, mga topic dito, yung warm market and cold market mo, aralan mo na yung mga kilala mo at hindi mo mga kilala. Sunod, yung 4 personality type, yan yung sinasabi kong may red personality type, yan yung mga aggressive, yellow personality type, yan yung mga soft-hearted, blue personality type, yung mga fun-loving, tapos yung green na mga personality type na very logical. So, next na topic din dyan, yung mga top 5 prospects, yung mga pinakamagandang i-invite, tapos yung SOW, successful, on the same level as you, and wants to be like you, ituturo din dyan. Tuturo din namin dito yung approach and strategies. Yan yung direct approach, pag may alam na siya sa business. Second opinion, pag successful na tao siya. And W, yung wants to be like you, yung mga tao mataas ang respeto sa'yo. So meron din dito yung sorting and setting appointment. So yan yung pinakamalaga pagdating sa pag-i-invite. Hindi mo goal ang mapresentan agad siya. Ang goal mo, maset mo lang muna ng appointment. And following up invited guest. So pag nakapag-set na kayo ng appointment, so paano mangyayari na may iwasan mong ma-injan palagi? So, yan, mga yung ituturo namin yan. Sunod ito, assisting the guest. Paano pag pumunta na dito sa opisina? Paano mo ituturo sa opisina? So, ituturo din namin yan. Kahit online, ano yung mga pag-uusapan nyo muna bago mo i-explain yung or bago mag-start ng RBP. So, sunod, meron din ditong ABC rule or meeting before meeting, meeting after meeting. So, best training din yan, pareho. Tapos, following up the presented guest. So, mga lahat yan, ituturo yan. So, kung sakaling hindi ka makapag-attend sa mga offices para makapag-attend ng mga best training, at least, pwede ka mag-advance gamit ng YouTube, manood ka ng mga best training. Tapos, meron din tayo ditong attraction marketing kung saan gagamitin mo yung internet para mas madami kang ma-invite. So, ituturo din natin yun dyan. So, bali yan yung third level of training. At the fourth one, yung pang-apat, dito, magpo-focus na ito kung paano ka magiging magaling na speaker. Kasi, pwede ka maging very effective sa pag-invite, pero dadarating ang panahon, mas magiging effective ka pag marunong ka din mag-present. So, kung marunong ka mag-present, dito, ang isa sa activity mo dito, paunti-unti, i-expose ka namin paano mag-present. Una, alamin lang muna namin yung content mo. Kung nagagawa mo na bang mag-explain ng self-introduction mo, explain ng traditional business compared network marketing, Royale is a company, wellness, pati yung marketing plan, paano din mag-motivate ng iba-ibang personality type, at syempre, isa sa activity mo, paano mag-introduce ng speaker sa unahan dito sa audiovisual room. So, kailangan mong paghandaan din yan in the future. Sunod, to accomplish, kailangan mong maganda para mas maging effective kapag dating sa pag-present, mabasa mo itong mga Steve Jobs presentation style kung saan dyan ituturo or sinishare yung mga strategy ni Steve Jobs kung bakit sobrang galing yung mag-present. Meron din tayo dito yung immediate yes formula. Yan yung triangle na ito, kailangan kumpleto ka, meron ka para sa effective presentation. Yan yung may act, tapos ito yung may solution, problem, information, trust and credibility, tapos yung
rapport. So ituturo na, i-explain ko yan, elaborate later. And syempre, gagawa ka ng personalized RVP mo kung saan gagamitin mo na yung real life story mo sa pag-explain ng business. So sunod dyan sa mga activity bago ako makalagpas sa level 4, kailangan makakompleto ka ng bilang ng mga presentation. So kailangan mo mag one-on-one, at least tatlo. Sunod, makapag-present ka dito sa unahan, at least 5. At makapag-product training ka din, tapos makapag-mam ka, mag-share. So at least 3, tapos yung ikalas, makapag-tanda ka ng at least 3 RDO. So nagsisimula ka na dyan mag-training. At yung last stage, the level 5, yung level 5, eto na yung becoming a leader. So dito nga natuturuan kung paano mas mag-handle ng grupo. Dito malalaman mo na yung mga expectation mo sa mga members mo. Kung sino ba yung mga taong dapat matutukan. Kasi meron na yung tinatawag na mga yung mga pasaway, yung mga hindi masyadong interesado, forget. Yung hindi mo masyadong pupukusan kasi mga negative sila. Tapos meron din naman mga leader na interesado pero hindi pa ready mag full blast. Sila yung mga 4 keep, itatago na muna. Tapos yung last, yung mga 4 build, yan yung mga taong talagang ipe-pressure mo, seseryosoin mo kasi sila yung mga asawahin mo sa business na to. Yung tipong pang matagalan ng samahan nyo kasi darating ang point, alam mo, magiging executive circle din siya. O pwede siyang, pwede pa siyang until the end, kasama mo siya. So, accomplish leader's task, ang isa sa requirements dito para matapos mo yung level 5, kailangan mo magkaroon at least 5 direct na pay-in. So, pag nagawa mo yun, kailangan mo pa ng at least 2 mapatapos nitong training. Pag napatapos mo yung at least 2 training, may ito mo dito sa last part, key per money ng mentor mo. Diyan mo masasabi na tapos ka na sa level 5 training. So, ngayon, gawin na lang natin, alam nyo, para maging executive circle, ang pinakamahalaga is ready na yung resources natin. Kailangan mo na lang itong sundin. Tinawag silang executive circle kasi magaling sila mag-execute. So, be a master of execution. So, yun lang muna. Thank you sa pakikinig. See you till next time. Oh, yeah.